dulu. So, yan yung nangyari dito sa aking bracket, mga ate at kuya. Yan. Naputol na. Pero sulit naman ah, dahil magdadalawang taon na yung HNJ bracket. Honda Dash. Suwak na suwak siya dyan. Kaya lang, yan, mabigat yata eh. So, papawelding ko mga ate at kuya sa kakilala ko. So, punta muna ako dun. Pero bibili muna ako ng welding rod. What's up? Ayan mga ate at kuya. Ginawa ko. Pina-welding ko na lang. Ayan. Magkabila. Kaya mas maganda kung magpapagawa kayo ng ganito. O kung bibili kayo ng ganito. Palagyan nyo na ng support. Ayan. Pa-weldingan nyo na agad para mas matibay. Kasi inintay ko pang mabiyak eh. Ang galing nga nung nagwa-welding sa amin eh, nilagyan niya ng support na ganito. Kasi daw kung hayaan na walang support, eh mabibiyak din lang. So, ayan yung nangyari. Pipinturahan ko na lang. Plano kong gawing pula eh. So, ayan siya. Karating ko lang galing sa trabaho mga ate at kuya. So, pero sulit na rin naman ano, dahil magdadalawang taon na rin yung bracket na yan. December ko yung nabili. December. So, ayan. Sulit din naman mga ate at kuya. 32 liters yung aking box. So, ayan siya. So, hanggang dito na lang mga ate at kuya. Yun lang naman ang tips ko sa inyo. Kumbaga, eh, kung susundin nyo, di mas maganda. Mas, kung susundin nyo, nasa inyo naman, di ba? Pero kung hindi at ikakabit nyo na yung bago, HNJ to, itong bracket na to, saktong-sakto yan. Hindi na kailangan magwangat, wangat ba ang tawag doon, o ibuka. Kung ba saktong-sakto lang yung HNJ dito. Yan, HNJ yan. No? Nabura lang eh, nasunog yung pintura eh, nung welding eh. So, saktong-sakto siya yung pang Honda Dash na HNJ na bracket. Saktong-sakto lang dito sa ating Honda Wave 110R. So, yun lang mga ate at kuya, yung aking tips po sa inyo. Sulit din naman, dahil 500 lang to eh. Tapos nakadalawang taon ka na mahigit, di ba? Ay, magdadalawang taon mo nang magamit eh. O, pina-welding ko lang. So, ayun.